may magaling mag-chew dito, alam ko eh. Si Jay yata. Si Jay ito ang galing mag-chew yata. Pero going back dito sa lineup ng Execration yan, source of physical damage nila so far yan, mainly itong hawak ni Zapnu na si Lancelot. Hindi na nga rin siya masyado ngayon Nag-Lancelot. Yeah, actually. And Panda, will he be locking this Harley out? Oh, wala pa silang wala pa damage silang output eh. Oh. Wala pa silang major so far. Possible na malock yan. Ayun, nilock na nga dito. Harley, they decided to get a Harley instead. Good pick pa rin yan kasi ang Harley, eh, matik, ano yan, negative one kaagad pag may napitas yan. Yeah, pag pinalamon mo na ang poker tricks yan eh, baraha. Oh, pero again, we know that the Harley is not just a mage as well, but pwede siyang mag-act as an assassin plus a marksman. Yeah. Dahil nga, di ba yung normal attack niya, ang taas ng DPS plus... magic damage yung normal attack niya. Oh, grabe, ang sakit nun. Plus, ang bilis pa. Pag, tricky hat. Oh, yung tricky hat niya na ano, ginagamit niya sombrero pang space. Oh, pero maganda rin yung magandang laban niya. Pero ito na tayo na, mga kaibigan, hindi na natin patatagalin pa. Let's head on to the game. Game number one tayo, best of three regular season. This is a battle between Execration versus Archangel Wicked Minds. Makikita natin may pwesto one agad sa bandang gitna itong Team Execration with the Grok. Kasama si Lancelot pero mukhang same ano strategy sa Wicked Minds. Uy, kagura si Jack pala dito. Ito na, chicks na chicks ha. Okay, medyo, ayan, ingat-ingat lang si Panda mag-isa sa bottom lane kasama katapat itong Kagura together with a Chodun sa bottom lane pero may action dito sa top lane. Pakbet, you have to be very careful. Low HP, makaka-back away pa. Oy, kaya first blood is gonna go to Team Wicked Minds. Pero makaka-bawi din yata rin si Ludo. Oh, pero jungle naman dito ng Archangel Wicked Minds. Grabe yan, tower diving capability na ginawa doon ng Execration. They know they have a Glock eh. Binawian agad nila yung one kill ng Team Wicked Minds doon sa taas. Meritorio, ako, gusto pa. Binatuhan dito ng wall, but of course, Bumalik na upo! Bakit ka bumalik? Oo nga! O bakit pa kailangan pang bumalik? Oo nga, dapat nag-back na siya dun eh. Kasi nag-stay pa rin si Grok dun together with the Lancelot. So yan, score natin. Nilagyan lang ng wall, bumalik na agad sa sombrero. Yun lang. Siguro nagkamali ng pindot. But we don't know. Hindi natin alam. Pero ito na nga, secured agad dito sa top lane ng isang... anong tawag dito? Crab? Turtle, sana sasabihin ko. Naano kasi ako, medyo nag-a-adjust ako from English stream eh. Pero ito, makikita natin, no? So far yan, passive at the moment. 2-1 ang score natin right now. Gold lead na sa kamay ng Team Execration. Rotation-wise, mapapansin nyo, guys. Very, malinis. Malinis ang rotation ng parehong team dito. They, as much as possible, bumibisita agad sila sa mga lanes na dapat nilang bisitahin kung saan may possible team fight. Kung sila pupunta, Uy, alahaw, laban eh. Sabay hinarangan ka agad eh. Ni Kuya Grok. Hindi kasi naharangan ng wall, kaya yan, di nila tinuloy yung laban kasi sayang din naman. Pero ito, pumapwesto na ang Team Execration banda dito sa turtle. Ito na, ang magdadala ng kamatayan sa nila. Kadalasan kasi mayroong casualty pag pinag-aagawan ng turtle. So tingnan natin, sinong pumamatay dito? Pero level 3 pa lang para ang Lolita dito. Hindi nila ito kakayanin, hindi nila ito yung contest feeling ko. Lugi sila dyan. Yep. Lugi sila dyan. Tumaga, pero ito, masutukan na nga. O yan, level 3 din yung kaya. Papalagan yan, syempre, matik kasi level 3, level gap eh. Level 5 CD yan dito on the Grok. Uy, may batong lumabas? Lumarang, mga kaibigan. Pero, mukhang, wala na muna dito. Grabe, galit na galit si Dian dito. Ay, kita mo yung damage. Lang, pwede nilang patayin niya na actually, ha? Oo, kita mo yung damage dun ng... Actually, pareho. Yung Team Execration, meron na ditong level gap against Team Wicked Minds. Clash is ongoing at the moment. Panda, you have to be very careful. Mukhang magkakaroon sa dalawang casualty agad dito sa ilalim ng Team Wicked Minds. Jay, you have to back away pero mag-i-stun na dito si Lard. Yun nga lang, papatayin sila ng Team Execration. Killing spree is gonna go to the Grok. At yun na nga, nanalo doon ang Team Execration sa fight na yun. 2-4-1-3 dyan. 2-4-1-3. Dalawa napatay nila, Lolita plus Kaya. Pero 4-3 doon ang napatay nila si ano. Si Zapnu. Pero naupo si Dian dito. Might gonna go down. Natalaga na. Patay nga talaga siya doon ni Paring Rio. Pero gusto sanang pumasok din ni Lord. Pero di na lang. Di na lang din. At itong crab na pinagdidiskitahan kanina ni Harley, yun nga lang, napunta sa kamay ng Team Execration. Still, nag-snowball dito ang Team Execration. Kailangan mag-ingat ng wicked minds. Kailangan nilang bawian. Makikita natin dito, tinitira na ng Team Execration ng Tier 1 turrets sa top lane. 3 members ng Wicked Minds. Gusto may save yan. Pero yun, naupo Yumi ng Blast doon ay nag-connect kay Zapnu with the Lancelot. Pakbet dito
Nako, tataas, mamambout na lang din muna. Sayang, di nila nadad yun. Pero ang ganda ng timing na malipakbet na ng ulti niya, nung orb niya dun. Ayun yung sinasabi natin yung survivability, capability nitong si Lunox. Kaya naman, oy, teka lang! May in-ultimate dito si Ryo. At yun, papasukin ba nito? Grabe. Wala silang creeps. Grabe naman yung Lunox. Grabe dun. Yung Lunox. Pinagbabato na naman ng gulaman. Binato lang. Ang napanish pa yung Wicked Minds, di ba? Yep, mo ang nakabawi pa ka mo. Nakabawi pa tuloy yung execution doon. Chaos Assault, yun, yung ginamit ni ano ni Pakbet ng Chaos Assault. Nako, yes, napa. So, kasi pag ginamit mo yung ulti mo ni Lunox, yung Order and Chaos, pag naka-order ka, nako, yung Chaos Assault, walang cooldown. Parang siya yung magiging normal attack mo. Ito, nakita. Face check lang muna. Face check lang. Babakaway dito si Lord with a Cho. At yan nga. Kinokontest na nila yung turtle area at the moment. Pero ang tanong dyan, hahayaan pa rin ba ng Team Wicked Minds na maagaw nila ulit ang second turtle? Medyo malayo sila sa area. Ang ganda ng pag-zone out na ginagawa ni Dian dito. Pati rin ni Chu. Backup din siya doon agad. Backup siya doon. Malalim-lalim. Yun nga lang sa top lane, mapapansin mo si Hellcurt. Mm-hmm. Oo, si Hellcurt tingle dito. Mukhang pinapabayaan sa kusina. Ang hirap itasin niya kasi may ulti yan eh. Dark Knight Falls eh. Diba? Yeah, plus yung burst damage pa. And mukhang gustong corner rin sana ng Team Wicked Minds. Yun nga lang. Nakatipi na. Yeah. Obvious kayo eh. Obvious kayo pag ganyan. Ito din oh. Yun takabila lang. Din. Tapala din sa kabila yung ano, tatlo nakatago sa bush sila Lolita. Cornera ng labanan dito. Pero mukhang gusto nang kuhain ng Team Execration ng top 1. Yeah, Lolita at Harley tier 1 third sa top lane dito. Ang tanong, madedefend pa ba yan ni Hellcurt? Dahil nga medyo bawas-bawas na rin yung tore nila dun sa taas. Mm-hmm. Siguro, ano, babawian na lang ng Wicked Minds ng tore dito sa gitna. Sa mid, oh. Mm-hmm. Pero apat yan. Naupo, apat pero yung block dito. Oy! Oh, hindi. Okay lang. Okay lang. Akala ko yung sa medyo nabasag. Pero yun nga, Guardian's Fire naman to. Galing kay Dian. Eto na si Lord, mga kaibigan. With that, pero na Divine Judgment siya. Di siya nakasipado ng Jit Kundu. Pero ito, Way of the Dragon naman dito. Para kay El, napalayo. Mga kaibigan, napalayo sa tropa. Napalayo sa tropa, ano. Sobrang deep. Hindi na siya maliligtas ng Wicked Minds doon. Hindi na siya maliligtas doon. May true yun eh. At yun na nga, basag na rin ang isang tore dun sa taas ng Team Wicked Minds. At the same time, it looks like Team Execration is gonna go for another turret. Uy, dito sa gitna, si Lark! Lark! Pero ito na, Dark Knight Falls naman dito agad kay JP. Papasok ba? Pero mukhang hindi na lang din. Ginamit lang ang ultimate niya dun just to ano scare out Execration. Para medyo malaki na rin ang gold gap natin dito. No? Gawa nga ng dalawang tore na basag ng Team Execration. At plus dalawang turtle. Nakuha nila yung dalawang turtle. Nandito pa sila sa kill lead at the moment. Tignan natin, mukhang may action din na mangyayari dito sa bandang taas ng mapa natin. Mukhang kikorner din sila dito. Oy, ang ganda na naman ang timing ni Pakbet doon. Laging on the go ang kanyang ulti. Pero oy, napag-figure out. Naupo, lima yan! Walang malakas sa lima. Kahit may Tori ka pa na, basag pa nga mga kaibigan Dayan. Or di yan dito, might gonna fall down. Pero napag-gano siya doon. Grax nature. Kagad, pauwi, mamba out. Napag-dash out lang. Superman pauwi. Palayo. At habang nangyayari yan, nakikita natin sa bottom lane, Team Execration na yan. Nagbabasag na naman po dito ng tier 2 turrets sa baba. At yun nga, another gold boost na naman yan para sa kanila. Mm-hmm. Akala ko nga kanina, mapupush na nang kaya nang ipush ng Wicked Minds yung isa pang tori dun sa taas. Oh, ano, lang, hindi nila natuloy. I think napabackaway sila. Gawa nga nang nagpupush yung Team Execration sa dun sa baba. Okay, kaya pala. Mm-hmm. At ito nga, force din dito si Garak na i-clear yung waves dito sa gitna. And yun nga, with the backup of Lunox, successful naman siya. Lolita, walang magagawa. I mean, hindi naman siya, wala siyang damage wala, eh. Magpa-face check lang siya doon, mag-award lang. But, yun lang. Wala, nagbibigay lang siya ng vision. Yeah, vision lang. At di naman siya mapapatay din, basta-basta din. Mm-hmm. May dash out siya. Yeah, kaya naman ang mga roles usually din ng mga tanks and supports natin yan, to give vision. Dahil nga, ayan, wala tayong yung ward or any, just compared sa other games, wala tayong mga ward na tinatawag. Ang pinaka-ward na natin pareho, is yung mga ganda hero na. Ganda ng mga patience nila dito eh, nag-aabangan lang pare-pareho. Pero bottom lane, makikita natin si Thamuz. Actually, ngayon ko lang naramdaman si Thamuz. Dito, L yan, magpupush na lang siya may dito. Thamuz pala, no? May Thamuz wala na nag-pick ng Aldo, no? Wala nag-pick ng Aldo. Naku, hindi pinace-check ni Dian. Uy, ingat sila dito. Harley! Eto na, naupoy! Buti na lang na-attack bot, Divine Judgment doon. Galing kay, ano, kay
Kay Kaya ay hindi nag-connect pa rin Yumi ng Black Tonight, tumama! Ay. Ang ganda mo na pagka-wild charge nun ni Lord ay nakapatay pa nga ng isa mga kaibigan. Eto pa, baba at panapatay dito ang Hector, pero napatay din naman si Kuya Zap natin. Eh dito Mike and Paul doon na upo mag-isa na lang si Tamus doon ay napatay pa, double kill pa nga. Tatlo laban sa isa ngayon si Rio Mike and Paul doon as well. Beautiful wipeout dito naman ngayon. Wow. Para sa team Execration, ano, wipeout nila ang Wicked Minds. Correct. No? Grabe yung burst damage ng Grock. Oh, hindi ano? Lang siya tanky, plus alam mo yun, basta matamaan ka lang niya, tapos inuntog ka sa pader. Oh. Grabe. At ito na nga, this is the opportunity for Team Execration to push dito sa middle lane. At ito na nga, magbabato ng wall dito para walang pumarang. Ay, kumbaga yung wall na yung haharang. Yan na ang haharang para walang hindi na mapipigilan ng Team Execration dito. Pati jungle ng Team Wicked Minds, inaagaw na nila, not allowing Wicked Minds para makahabol. Dahil nga, pag mas mapalit pa yung game na to, Zeus. Diba? Like for example, lock items na lahat. Halos mababaliwala na lahat ng effort nila. Exactly. Sayang. Sa umpisa ng laro. Mababaliwala. Kasi wala na. Lock item na kayo lahat eh. Diba? May mga items na yun. Pag in terms of fight, kaya lang pumalag ng parehong team. Magdedepende na lang sa execution ng parehong team. Exactly. Tama ka dyan. Pero item check muna tayo dito habang sila ay nagtatansya. Nag-clear lang ng wave. Pero direct item check tayo dyan. Pero habang hinihintay natin, Blade of Despair na si ano. Ayan. Makikita natin dito contested na ng Execration yung Lord din, possible na simulan nila yan, mukhang tinitira no? nila. Pwede ayan din na. Pero mukhang itutulak muna nila tong ano, bottom lane. Ayun na, naglo-lead na nga. Multitasking na yung ginagawa nila. Mapapansin mo Wicked Minds, nag-fake Lord. Halos nasa base na lang din sila, pinapakiramdaman pupunta ba sila sa Lord or will they stay there? At pero makikita natin yan doing a face check dun sa side ng Wicked Minds, yung Lolita as well as the Thamos, kasi yun lang naman yung as well as the Kaya pala, yun lang naman ang viable na kaya mag-tank for Wicked Minds. Yun nga lang ang problema. Although tank sila with a gold gap, Hindi kaya. Hindi nila kaya. Hindi nila kaya. Zap na dun, mamamatay pa. Hindi nila kaya, Lord. Hindi nila kaya. Wala kasi silang ano, wala silang physical damage output. At mukhang napaback na nga si Zap dun. Napamabout na regen muna sa base. Pero eto, sayang yung Lord, no? Mm-hmm. Ang laki na nga, ang laki ng chance sana na mapag-Lord sila. Pero hindi nila kaya. Pero hindi kaya. Mm. But tingnan natin dito, pag nakutuban yan ng Wicked Minds na hindi kaya ng Execration. I-pressure nila yan. Pwede lang i-pressure yung Execration, i-push yung lanes, makipag-agawan sila sa Lord, kayang-kaya ng Wicked Minds. Yun nga lang, but of course, there's still may a small chance. Sila, may Hellcurt sila. May Hellcurt sila for the burst damage. Anyway, rotation dito sa baba, nagpakita actually yung Wicked Minds. Natanaw yan ni Grock. Nakita ni Grock yan. Ayun, dito sila nag-meeting. Meeting. Sasabayan yata. Okay. Eto na. Exciting to. Di nila alam ni Dian eh, nakita ni Dian niya, na dyan nakapwesto. Eto na, sisimulan na nila ang laban. Ako po, ang ganda na naman, Dark Eye Force naman doon mga kaibigan. Wild Charge naman para kay Dian, pero Yumi ng Blast, hindi nag-collect, walang tinamahan sa ayan naman. Pero si Pakbet dito, napatay nga naman to si JP. Na Hellcurt naman si Pakbet dito, running out of life, talaga napatay din siya ni Thamos doon. At yung Power to Dragon naman galing kay Chu, beautiful kill, pero si Zapno doon, lumipat na agad sa mid. Mapapansin mo naman si Harley dito, so Megway paalis doon sa fight. Ryan, makapapatay pa ni Lar together with Jeffrey Cutie Forever. Low HP. Ayan. Killing spree is gonna go to the Grock. At yun na nga, after that after that fight, opportunity for Team Execration para kuhain na ang unang Lord ng laro. Nag-face check dito si Lolita. Nakita ni Lolita. Nako, teka lang. Kaya ba niya ma-steal to? This is a tank. Wala. Ayun pa, mukhang magdadamay pa nga siya dun. Ayun na, pinasok, palabas. Parang nag-suicide siya dun. May nakill siya, pero I don't think na sulit yung ginawa niyang pagbisita dun. Plus, nag-dive pa siya. Well, pag ganyan kasi talaga, take the risk na lang. Take the chance na it's either may steal mo or mamatay ka na lang. Yes, nakapatay siya. At least binigyan niya ng chance. Nga lang. Yeah. Parang kumbaga, parang may naisip akong iuhugot para sa iyo. Take the chance. Take the chance. Ayan, Zeus. Pero ito na nga yung Lord natin, bumibisita na sa gitna ng mapa natin, going towards the base of Archangel Wicked Minds. Pressure is on the top lane as well as in the middle lane. Ang ganda nito, Zeus, yung pressure na sa lahat ng lane from the side of Execration, kasi yung creep wave ng Execration sa bottom lane, papunta rin sa base ng Wicked Minds. Yung flow, kuha nila dito yung flow, pero yung nga si Harley mo ang kiniklear niya dito, ang bottom lane nila dito. Dapat lang kasi, Lord eh. May Lord eh. May Lord kasi sila. Kasi wala, asan yung Lord?
Yatap na ang Lord natin. Hindi natin napansin yun. Pero uy, ang ganda naman ng 5-man Jeet Kune Do. Knock-up yun. Ang ganda naman. Pero si JP might get a go. Na napatay din siya na sundotsu ni paring Zapnu. Pero papalag pa rin yun yung overturn para naman kay JPG Forever. Pero delikado yan. Ang lalim niyan, mga kaibigan. Tatlo na lang sila dito. Laban pa sa apat. Laban sa tatlo na lang din naman. Pero nabasag pa ulit. Dito ang tier 3 third on to the middle lane. Pero mo sa bottom lane, eh basag din. Okay, Gucci. Good decision. Ang mapapansin mo kasi dito, nakaka-free hit yung mga mage ng Team Hesitation. Na mo nga. Si Dian dito okay, naka-tower lock. Naka-tower lock, pero... Ito na, tower lock na nga talaga. Tapos na. Okay, here we go mga Bobby D. Siyempre, yung mga shoutouts nyo dyan, eh, comment nyo lang. Okay, habang, kasi may delay ang ating stream. Pero yan, congratulations, Team Execration for having 1-0 lead na kagad dito. Best of 3 to. Pero... Eh, tingnan natin kung magkakaroon ng game number 3 or mata 2-0 nila for the yes. next round. Yes, and syempre worthy talaga kung mata 2-0 mo, di ba? Oh, oh. Kung kaya mong i-2-0, why not? 3 points agad yun para sa'yo. And ayan, agree ako dito sa MVP natin. Going to Dian on the Grok. Nakita natin yung capa... Lagi siyang present sa mga team fight. Kita mo yung assist niya, 10 points. Plus, hindi kills. Lang siya naging assist and tank. At the same time, nag-provide siya ng damage para sa team niya. If you're going to add it up, 6 plus 10, 16. Pero ang kills nila, 17. So, isang beses siya. Lang siya umabsent. Isang beses lang siya umabsent sa team fight. Halos 90% team fight, ando dun yung KDA niya. Ang galing. Diba? Siguro nung... Tell me pretty lies. Look me in the face. Tell me that you